Magandang gabi mga kapatid sa Nasukob Core na ito po ay bahagi ng Iglesia ng Panginoon at napatuloy ang pagsasalamat ko dahil naging bahagi ako ng Iglesia ito ng Nasukob Core na kayo po dapat din magpasalamat dahil naging isa kayo sa mga member ng katawan ng Panginoong Hesukristo dito sa Nasukob Core. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay isinali nila na maging bahagi tayo ng katawan ng Panginoong Hesukristo sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, tayo ay ginamit pa rin ng Panginoon. Kaya bilang core officer ng Iglesia ng Panginoon dito sa Nasukob Core ay binabati ko po kayo ng magandang gabi at nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay malulusog at nasa kamay lahat ng Panginoon. Kaya ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon nakikita po sa Philippians. Sulat po ni Pablo sa Philippians. Alam niyo po si Pablo ay isinulat niya po ito nung siya ay nasa kulungan. Kaya hindi po siya na palagi natin na quarantine siya sa bilangguan na ikulong siya. Pero hindi po siya na ikulong. Ang kanyang spiritual life, ang kanyang pagiging Christian ay hindi po naikulong. Ang sabi pa dito ay, sabi niya, magalak kayo, rejoice in the Lord always. And I said, rejoice. Kaya ang aklat ng Pilipos ay tungkol po sa pagalakan na kahit po nasa quarantine si Apostol Pablo, hindi lang siya masaya, kundi nakakasulat pa rin siya ng mga salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nagagampanan niya pa rin yung kanyang dapat gawin bilang apostol. At yung punsulat niya dito, ang ating babasahin, makikita po sa verse 6 and 7. Kayong mabalisa, sabi ni Pablo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kahit naka-quarantine po si Apostol Pablo, ay nagtuturo pa rin siya ng pananalangin. Sinabi niya dito na isulat siya na promise niya na kapag nag-pray po tayo, meron po tayong nararamdaman na di malirik na kapayapaan. Gusto niyo bang maranasan yun? Yung hindi malirik na kapayapaan, mararanasan nyo lang ito after we pray. Pero kung before we pray, hindi natin mararanasan yung di malirik na kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya may promise siya dito, na sabi niya dito, mag-pray po tayo. Lahat ng ating pangangailangan, anumang bagay, let your request be made known to God. Lahat ng request natin, ipaalam natin sa Kanya. Kaya, napakaganda po ang matutunan natin ang mag-pray dito sa sinabi po ni Pablo. Natandaan ko po yung sabi ni General Eva Barros, there are no substitute in prayer. At sa katagang pong yun, meron po akong naisip na
walang detour ang prayer. Hindi natin sa Kristiyanong pamumuhay, hindi natin maiiwasan yung daan ng pananalangin. Kaya sabi niya dito, para lumago tayo sa ating spiritual life, kailangan tayong dumaan sa pananalangin. Kaya mga kapatid, maganda po ang benefits ng quarantine o ng coronavirus na ito ay binigyan tayo ng maraming time para manalangin. Ipaalam po natin ang ating mga pangangailangan. At sabi po sa prayer meeting natin na ito yung time ng ipapaalam natin ang ating pangangailangan. Pagkatapos natin ipaalam lahat yung pangangailangan natin, promise ng Diyos ay ipapadama niya sa inyo ang di malirin na kapayapaan. Marahil hindi pa dumadating yung sagot sa panalangin natin, pero meron na siyang ibinigay na kasagutan sa ibang kaparaanan na yung di malirip na kapayapaan ipaparamdam niya sa atin. Amen? At nawa, magandang gabi sa inyong lahat. At nawa yung versikulong ito ay hindi natin makalimutan. Mag-pray po tayo mga kapatid. Salamat po Panginoon Diyos sa gabi ito na ikaw ay muling nangusap sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na kasulatan na kami po bilang iglesia, bilang katawan ni Kristo, bilang microcosm ng iyong universal church, nakita po sa amin mga Christian dito sa barangay na Sukob na nagkakaisa po kami, nananalangin na sa tuwing titingin po siya, titingin ka po pa sa amin Panginoon, nakikita po ang aming pagiging mga panalangin. At salamat po Panginoon, nawa mag-grow kami sa aming pananalangin. Marami pa kaming ma-experience na mga blessings sa time ng prayer. Turuan mo po kami, katulad po ng mga disipulo na nagpe-pray din po kami, na turuan mo kami na manalangin. Ama, dinadalayan ko po ang lahat ng mga kapatiran dito sa nasipot ko. Maabot mo sila, Panginoon, dahil ikaw ay merong kamay na mahaba, ikaw ay merong kamay na malaki, at ikaw ay merong kamay na makapangyarihan sa lahat. Kaya ikaw ay nakakaunawa, nakakarinig ka, at meron kang mga kasagutan sa mga panalangin niya. Maraming salamat po sa sagot sa panalangin. Kaya ikaw po ay pinupuri namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.